tayong dalawit, dalawit sambahin. Siya ang Panginoon. Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayong lahat ay nagkakatipon bilang isang mag-anak ng Diyos sa pagdiriwang ng banal na Eukaristiya. Sa araw na ito, ginugunita natin ang dakilang si San Basilio at kay San Gregorio Nazianzeno, mga obispo at pantas ng simbahan. At upang tayo po ay maging karapat dapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin po natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala. At buong kababaang loob po tayong humiling ng awa at pagpapatawad mula sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, minarapat mong ang iyong sambayanan ay masilayan ng warang pamumuhay at pangangaral nina San Basilio at San Gregorio. Ipagkaloob mo sa aming kapakumbabaan ang iyong katotohanang maasahan ay aming matutuhan at sa aming pag-ibig ito ay tapat naming magampanan sa pamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, sino ang sinungaling? Hindi ba ang natatanging si Jesus na Kristo? Ito nga ang Antikristo, ang ayaw kumilala sa Ama at sa Anak, at di kumikilala sa Anak ay di rin kumikilala sa Ama. Kapag tinanggap ni naman ang Anak, pati ang Ama'y sa kanya. Pakaingatan ninyo sa inyong puso ang narinig ninyo sa simula pa. Kung gawin ninyo ito, mananatili kayo sa Anak at sa Ama. At ito ang ipinangako sa atin ni Kristo, buhay na walang hanggan. Ang isinulat ko sa inyo ay tungkol sa mga nagnanasang magligaw sa inyo. Ang Espiritu'y ipinagkaloob na ni Kristo sa inyo. At habang siya'y nananatili sa inyo, hindi na kailangang turuan kayo ninuman. Ang Espiritu ang nagtuturo sa inyo sa lahat ng bagay. At totoo ang itinuturo niya, hindi kasilungalingan. At tulad ng itinuro ng Espiritu, manatili kayo kay Kristo. Kaya nga, mga anak, manatili kayo sa Kanya upang maging panatag ang ating loob sa muling pagparito niya at hindi tayo mahiya
sa kanya sa araw na yaon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Umawit ng bagong awit at sa puon ay ialay. Pagkat yaong ginawa niya ay kahanga-hangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Ang tagumpay niyang ito'y, siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos, kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang puon ay buong galak, napurihin sa pag-awit. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Nung dati mga propeta, ngayon na mahay anak niya, ang sugo ng Diyos na Ama. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang suguin ng mga Hudyo sa Jerusalem ang ilang saserdote at levita upang itanong kung sino siya, sinabi ni Juan ang katotohanan. Sinabi niyang hindi siya ang Mesiyas. Kung gayoy, sino ka? Tanong nila. Ikaw ba si Elias? Hindi po, tugon niya. Ikaw ba ang propetang hinihintay namin? Sumagot siya, hindi po. Sino ka kung gayon? Tanong nila uli. Sabihin mo sa amin para masabi namin sa mga nagsugo sa amin. Ano ang masasabi mo tungkol sa iyong sarili? Sumagot si Juan, ako ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang. Tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon. Ang propeta Isaías ang may sabi nito, ang mga nagtanong ay sugo ng mga Pariseo. Muli nilang tinanong si Juan, bakit ka nagbibinyag? Hindi pala naman ikaw ang Mesiyas, ni si Elias, ni ang propeta. Sumagot siya, ako'y nagbibinyag sa tubig, ngunit nasa gitna ninyo ang isang hindi ninyo nakikilala. Siya ang susunod sa akin. Subalit hindi ako karapat dapat magkalagman lamang ng tali ng kanyang panyapak. Ito'y nangyari sa Bitanya, sa ibayo ng Jordan, na pinagbibinyagan ni Juan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat.
Magandang hapon po sa inyong lahat. At maligayang bagong taon po pa rin sa inyong lahat. No? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Mga kapatid, nitoong mga nakarang araw o mga nakaraang linggo, tunay nga tayong nakatatanggap ng pagpapala at biyaya. Una sa lahat, ang pagpapala na ipinagkaloob sa atin ng Diyos sa pamagitan niyang kabutihan, ang pagpapala ni Jesus na ipinanganak upang iligtas tayo sa ating pagkakasala. Ito'y katotohanan na sa kabila ng hirap ng ating buhay, sa kabila ng mga pagsubok ng ating buhay, alam natin na tayo ay may dahilan upang patuloy pa rin magdiwang. Bakit? Dahil puno ng pagpapala, puno ng biyaya, at puno ng kabutihan at pagmamahal ang Diyos. Kaya nga mga kapatid, tandaan natin na ang kapanganakan ni Jesus ay hindi lamang isang araw. Ang kapanganakan ni Jesus ay hindi lang isang selebrasyon, kundi ang kapanganakan ni Jesus, malaking hamon sa ating buhay na maging pang-araw-araw na pamumuhay para sa atin. Minsan po kasi aminin natin o hindi, ngayon po nagsimula na naman tayong naghahanap buhay at sasabihin natin, tapos na ang Pasko, no? Tapos na yung mahabang bakason, tapos na yung pagbibigayan ng regalo, tapos na ang Pasko, hindi na ulit ako mabuti. Tapos na ang Pasko, madamot na ulit ako. Tapos na ang Pasko, wala na ulit si Jesus. Ngunit mga kapatid, yan ang binibigyang pansin sa ating unang pagbasa. Ang pamumuhay ni Kristo na dapat patuloy na namumuhay sa ating mga sari-sariling buhay. Kaya mga kapatid, ang Kapaskuhan ay hindi lamang isang araw. Ang Kapaskuhan ay hindi lamang selebrasyon, kundi ang Kapaskuhan ay isang pamumuhay na dapat sumasa atin sa ating pang-araw-araw na buhay. Diba may kanta nga tayo sa Pilipino? Ano yung kanta natin? Araw-araw, Pasko. Dahil araw-araw, dapat nasa atin si Kristo. Yun po yung unang bagay. Paano po natin matatanto ang buhay na Kristo sa ating mga sarili? Paano natin mapagninilayan at mapagtatanto sa buhay natin na buhay nga ang Panginoong Jesus? Sa atin pong ebanghelyo para sa araw na ito, nagpapatungkol po ito kay Juan Bautista. Nagsugo ang mga Hudyo, no, mga saserdote at levita upang tanungin si Juan Bautista. At anong tanong nila kay Juan Bautista? Sino ka? At paano sinagot ni Juan Bautista ang katanungang ito? Hindi niya sinagot kung sino siya. Bagkos sinagot ni Juan Bautista kung ano ang misyon na ipinagkaloob sa kanya ng Diyos. At anong misyon na ipinagkaloob sa kanya ng Diyos? Na ihanda ang daraanan ng Panginoon. At paano dapat ihanda ang daraanan ng Panginoon? Tumalikod sa pagkakasala at magbinyag. Ano pong pinapaintindi nito sa atin mga kapatid? Mapagtatantulang natin na ang buhay natin, kasama natin ang buhay na Kristo sa ating puso, kung ang puso natin marunong tumalikod sa buhay pagkakasala. Alam ko mga kapatid, noong nakaraang araw, marami sa atin ang nag-isip, ano ba ang magiging New Year's resolution ko? Marami sa atin ang New Year's resolution ganito, magpapapayat ako.
Isa na siguro ako dyan. Magpapapayat ako. Hindi na ako magpapaloko. Ano pa ba? Magpapaputi na ako. Magpapayaman na ako. Yan yung marahil napakadami nating listahan na gusto nating magbago sa ating buhay. Pero sana meron din sa atin na magsasabing, ang New Year's resolution ko, tatalikod na ako sa pagkakasala. Tatalikod na ako sa mga maling gawain. Tatalikod na ako sa mga immoral na gawain. Dahil yung mga pagkakataon na yan, tunay nating ipinapakilala hindi ang ating sarili, kundi ang ipinapakilala natin na tunay na buhay si Kristo sa ating mga puso. At siguro yun ho yung isang bagay na maganda nating tingnan. Si Juan Bautista kailanman hindi namutawi sa kanyang sarili ang kanyang pagiging makasarili. Tandaan po natin nung mga panahon na ito, marami nang sumusunod kay Juan Bautista. Marami nang naniniwala sa kanya. Pero ano ang mas namutawi sa kanya? Na sa paggawa niya ng misyon ng tama, sa paggawa niya ng mabuti, sa paggawa niya ng magagandang bagay, ang sumasalamin ay ang, hindi ang kanyang sarili, kundi ang tunay na sumasalamin si Kristo sa kanyang puso. Kaya mga kapatid, sana yan ang New Year's resolution natin. Na kapag tumitingin tayo sa ating kapwa, kapag tinitingnan tayo ng ating kapwa, ang nagliliwanag si Kristo. Dahil ang bawat isa sa atin nagsusumikap magpakabuti. Ang tema po natin ngayong kapistahan, ibig po naming makita si Jesus. At nawa sa mga mata ng bawat isang deboto ng mahal na pong Jesus Nazareno, hindi lang natin sila nakikita bilang deboto, kundi nakikita natin sa kanila si Jesus dahil nabuhay at namumuhay sila na kagaya ni Jesus. Pakitingnan niya ho ang katabi. Sino ang nakikita? Baka litsyon pa yan. Baka paputok pa yan. Baka yung pampaswerte pa yan. Siguro sa araw na ito, pinapaalalahanan po tayo mga kapatid kung tunay na namumuhay si Jesus sa ating mga puso. Nawa ang kapwa natin tunay na magsasabi sa atin, ibig po naming makita si Jesus sa ating mga buhay, sa ating pananampalataya, at higit sa lahat, sa ating mga puso. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, itinuring ni Juan Bautista ang kanyang sarili na hindi karapat-dapat sa tungkuling ipinagkatiwala sa kanya ng Diyos. Sa kabila nito, tinutupad niya ang kanyang misyon sa diwa ng paglilingkod at kababaang loob. Taglay ang ganitong diwa, lumapit tayo sa Ama upang tulungan niya tayo sa ating mga pangangailangan. Ang ating pong panalangin, banal na guro, lukuban nawa kami ng iyong espiritu. Banal na guro, lukuban nawa kami ng iyong espiritu. Ang mga lingkod ng simbahan, naway tumupad sa kanilang tungkulin ng may pagpapakumbaba at kabutihang loob. Manalangin tayo. Banal na guro, lukuban nawa kami ng iyong espiritu. Ang mga may katungkulan sa pamahalaan, naway magtaglay ng tapat na hangaring kumilos para sa kapakanan ng lahat ng mamamayan at hanapin ang ikabubuti ng lahat
sa halip na unahin ang pangsarili nilang kapakanan. Manalangin tayo. Banal na Guro, lukuban nawa kami ng iyong Espiritu. Ang mga magulang at guro, naway maging inspirasyon ng mga kabataan at mag-aaral at mahikayat sila sa pagtityaga at pagsisikap sa pag-aaral sa kabila ng kahirapan at pagkabigo. Manalangin tayo. Banal na Guro, lukuban nawa kami ng iyong Espiritu. Ang mga may sakit, naway magkaroon ng kapanatagan ng loob sa pamamagitan ng ating pagmamahal at pangangalaga. Manalangin tayo. Banal na Guro, lukuban nawa kami ng iyong Espiritu. Ang mga namayapa na ay makatagpo nawa ng kapayapaan at kaligayahan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Banal na Guro, lukuban nawa kami ng iyong Espiritu. Sa katahimikan po ng ating mga puso, ilapit natin sa Diyos ang ating mga pansariling panalangin, gayon din ang mga taong humiling ng ating mga nakadasal at lahat na nag-alay ng intensyon para sa misang ito. Panginoon, sa pamamagitan ni San Juan, tinuturuan mo kaming maging mga abang lingkod. Loobin mo na matularan namin ang kanyang halimbawa upang makasalo kami sa iyong buhay sa karian, kung saan ikaw ang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Sasabsaban ng Bethlehem, sinilangang Mesiyas, umawit ang mga anghelo at hati sa Diyos. Tayo na po ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain namin ngayong sina San Basilio at San Gregorio ay kalugdan mo nawa at bilang tugon sa kanyang itinuturong kaalaman, ikaw ngayon ay aming pinupuri at pinasasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong sila San Basilio at San Gregorio ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang mga sakit ng mga ulirang taga-mangasiwa noon
ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniukol kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, na pupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y pabalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at panghindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Lumapit po tayo sa Ama natin sa langit sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala
para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami paintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, narito po si Jesus. Siya ang kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago malisarapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Lahat tayo'y magalak sa sumilang na anak. Siya ang kapayapaan at Jesus ang pangalan. Gloria in excelsis Deo, gloria in excelsis Deo. Sumamba lahat sa Diyos, tayong mahal ni Jesus. Kasama ni Maria, purihin siya tuwing na. Gloria in excelsis Deo, excelsis Deo. Anghel amin narinig sa parang
gawin. Mga bundok ang hatid, inuulit ang himig. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Bakit ba mga pastol at sukdulan ang saya? May balita bang hatid at awit nyo'y kay ganda? Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Doon sa Bethlehem masdan ang sanggol sa sabsaban. Siya ay ating sambahin, si Kristo na Diyos natin. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Announcement.
Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang mga may sakit o may karamdaman sa ating healing mass and service sa darating na January 4, 2024, Huwebes, sa ganap na ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo. Available pa rin po ang ating opisyal na kalendaryo 2024. Maaari kayong magtungo sa Finance Office. Ang oras ng Finance Office ay ang mga sumusunod: Lunes hanggang Huwebes at Sabado mula 8 ng umaga hanggang 5 ng hapon, Biyernes at Linggo mula 5 ng umaga hanggang 8 ng gabi. Meron po tayong mga booth na malapit sa BPI Quezon Boulevard Entrance at Cardinal Sin Building. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo-salo sa bumubuhay na pagkain si Kristo at paturuan mo sa gurong si Kristo upang sa pagunita namin kina San Basilio at San Gregorio, kami matuto ng maasahang katotohanan mo at sa pag-ibig ay magampanan namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala ng mga imahin at dasalan sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Naialay na po ang misa, humayo po kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,
nilulwalhati kanahan.